ang masama dito ay minsan it's break my heart na parang nabubusabos sa mga Pilipino. All right, yes indeed. Ako ay naniniwala na I have to use the word binubusabos ni Lenny yung mga tao. Okay, kasi ang mga tao na doon dahil sa pagkain, dahil ano eh, walang tigil doon ang pagkain na balita. Anyway, oportunidad yun sa mga mahihirap. Oh, the so yun ang pang-attract nila para dumami ang pumunta sa ano, sa rally. So sa isang tao nagugutom ay talagang ano, pupuntahan mo yun kahit na hindi mo gusto yung tao. Oh, plus may libreng artista. So ganun ho, akala ka lang sa Pilipinas. Oh, okay? And then makukunan ka ng ano, ng litrato na marami kayo. So yun na yun, yun ang ano sa atin. Yun ang kalakalan, okay? At ang Marcos at ang Lenny, sila ang mga capable na may mga pera talaga. Dahil siyempre, may mga oligarch sila. May mga old politician na mga namumuhunan sa kanila. So yun ang disadvantage ni Isko Moreno. But palagay ko naman ay yung mga na doon, yung mga paparaming tao, yung mga umatid, andun yung para po sa pagkain. Oo, para opportunity yun eh, yung makakain. So, kaya pumasok sa isipan ko ay talagang binubusabos yung mga tao ito. Okay? So, yun ang aking impression na nabibili nila ang dignidad ng mga tao dahil nga gipit na eh. Gipit niya yung mga tao eh. So, natatake advantage nila. Pero, sa May 9, ay huwag niyong ibebenta ang inyong dignidad, okay? So, pagkakataon natin to, na may sumigot na Isko Moreno, wala na kailangan ipangako. Ipinapangako ng Marcos sa kanang Lenny ay na-deliver na ni Isko Moreno. Nireceive daw ito nga. So, yun. Yun ang pagka-opportunidad ng mga Pilipino. Alright! Good morning! Welcome back to Close Mong Mamay Insight, a.k.a. Sa Gitna 2! Okay, kailangan i-update natin ang mga Esconyan. Okay, andito ko, binigdadrive ngayon, kaya i-take advantage ko ito. So, ito ang nangyari ngayon. So normally itong mga Marcos sa Lenny ay pinalulutang na nila na sila lang daw magkalaban. So that's happening only sa Southern Tagalog. So sa Southern Tagalog sila nagko-concentrate dahil madali yung hakutan. Yun lang yun eh. At saka dadan yung populated na mga tao. So accessible sa mga hakutan dahil importante na maipakita na ano na maraming tao sa rally nila. So yun ang ano eh, naniniwala sila the more na kasi kultura ng mga Pilipino, pag marami daw sumama, gusto nila, kultura ng mga Pilipino na gusto nila manalo yung kanilang sasamahan. So, they have to make them believe. Yun, okay. So, same thing na nga, parang ano, mind conditioning. Ganun. Anyway, so, okay. Dito muna tayo kay Lenny. Nag-rally si Lenny dito sa Batangas. It just happened na ang mga umatid ng rally ay walang matatanda, lahat ay bata. Okay? So, from the past, kinakasuhan nila sila din ng mga minor pa yung iba, hindi butante. So, may mga issue ganun. And then, very annoying. Sabi ni Lenny, sa mga bata, ikampanya daw siya sa mga matatanda. Sus Mar Joseph. Kasi yung mga matatanda ay alam nila yung history, marami silang alam, marami silang mga sad experience sa mga Piklawan, sa mga Dilawan at saka sa mga Marcos. So, nila ako nagkita na ang magtuturo ay mga bata sa matatanda. Ay ang alam lang naman ng mga bata ay mga TikTok at saka puro pakit lang nila sa TikTok at saka sa Facebook. So, it's very annoying. Tingnan nyo yung mga ganong ano, yung nangyayari. Kinukurap nila yung mga bata. Okay? Si Marcos ayaw nang umatid ng debate. So, kasi nga naman, pag-ubatin ng debate, sa ngayon ay okay lang na malabelan ng duwag kaysa malabelan siya na walang alam. Yun ang problema, yun ang risk nun eh. Yun ang sabi ng kampo ni Lenny.
So, sa kampo naman ni Isko, ay si Isko ayaw niya nang may kaaway. Okay? So, ganun pa rin. Hold on. Kasama niya si Dr. Ong, hindi naman tunay na politician. So, yeah. Yun nga lang, kami mga vlogger, get our nerve dahil sinabihan kami ni Isko na huwag daw kami makikipag-aaway. Oo. Alright, Isko Nation, it's a good day. We're heading to Santa Barbara. So, iti-take advantage natin to at i-update ko kayo sa mga nangyayari. Naku, ay talaga nga medyo ano, pero excited tayo dahil ano, dahil maraming magagandang balita, okay? So, I'm confident na mananalo talaga si Isko. Yeah, okay? So, kung napapansin ninyo, itong Marcos at saka itong Lenny, nagko-concentrate sila sa Southern Tagalog. Okay? And that can explain. Kasi, ano eh, madali, accessible sila sa mga hakutan. Okay? Ano na, malaki population dito sa NCR at saka Southern Tagalog. At tingnan nyo yung mga bayan na pinupuntahan niya, dikit-dikit, para madaling ano, sa Cavite, Batangas, Laguna, Bulacan, ang Pampanga, doon lang sila naikot at saka yung mga bus na ginagamit ay yun pa rin. So yun lang. So, kasi nga, psychologically, ang mga Pilipino daw, traditionally, ang mga Pilipino ay gusto nilang sumama doon sa inaakala nilang mananalo. So, yun. Kailangan maipakita na maraming ano, sumasamang gano'n. So, gano'n nagiging labanan nila. Kaya nga, ang daming mga artista. Okay? So, tayo as a vlogger at saka maraming kaibigan, maraming nagbibigay ng impormasyon. Ang masama dito ay minsan it's break my heart na parang nabubusabos sa mga Pilipino. Ang ginagawa nila, maraming artista at sobrang daming pagkain. Oo, mag-uumaga na, hindi doon nauubos ang pagkain ng Lenny. Okay, yun ang itinawag sa akin. Kaya bumabalik sila doon, talagang sumusumura ang pagkain ng Lenny. So, ay oportunidad Diyos sa mga may hirap, indirect lang, na hindi lang alam ng mga Pilipino na natatayo sila, na parang nabubusabos sila sa pagkain at saka yung mga artista. Pero oportunidad na rin yun dahil ang tagal mong nakulong during a pandemic and then libre ang show, libre ang kain. Oh, okay. Ang kalahati yung mga hakot kaya talaga napakaraming tao. So yun lang yun. So anyway, so si Isko ay ibang putahe, hindi siya nagawa ng ganun. Although may mga dumagdag ng mga artista ay hindi para bayadan ni Isko yun, okay? Yung gagastos ni Isko nga naman sa kampanya ay ibigay na ng sa tao, ipagpatayo na ng bahay at saka ospital para siguradong nasa tao na. Kumbaga sabi, binigyan na ng tours sa pangingisda. Oh. Kasi yung ospital kikita pa yon at saka at the same time maraming matutulungan na tao. Okay? Yung pagkain pag nakain mo at na-evac mo yun, iwala na. Anyway, nagbibiro lang tayo, okay. Anyway, kahit na siguro pinakain mo, hinakot mo, merong mga artista na libreng show, I think mga Pilipino ay hindi nila ibebenta ang kanilang dignidad, okay? Dahil puro pangako lang naman yung sinasabi sa stage eh. Yung kay Isko Moreno ay ibang putahe, okay? Na ibigay na niya sa tao, meron ng resibo. So, yun ang nakikita ko. At saka, napakalaking bagay din yung issue na pagod na ang tao sa awayan ng dalawang ito. Okay? Very powerful statement yung binitawan ni Isko. Kumusta po ang buhay ninyo sa inala sa 4 na dekada? Okay, 21 years sa Marcos at saka 19 years ata sa mga Piklawan. So, almost 4 decades yun. So, yun ang mga katanungan ng mga tao din, on the back of their mind. Oh. Okay, kaya lamang itong mga bata ay namamanipulate talaga. Kasi kasi si Lenny ang nagtalumpate na ikampanya daw siya sa inyong mga magulang, sabi niya sa mga bata. Sus Mar Joseph. I don't know kung yun ay appropriate.
ang mga matatanda ay mas maraming alam niya at may mga pinagdaanan niya, dapat sila ang mag-advise sa mga bata. Alam nila, ng mga matatanda, kung totoo ang sinasabi ng mga kandidato dahil na-experience nila eh. So, doon pa lamang kung ikim matalino ay is that gonna make sense na makinig ka sa mga bata na knowledgeable sa TikTok at saka Facebook. Yo! And then mga ngaral ka sa magulang mo, sus baryo, ay ihatid mo yung magandang balita, si Marcos daw yan, maganda daw kumanta siya, dito na ating boboto natin daw. Away lang away yung dalawa eh, si Marcos na kasi Lenny. Si Marcos daw ay, na-cross ko to, ay kaya daw, hindi na daw mabali na matawag na duwag, kaysa makonfirm na na tanga. Ganoon ang banat ng mga ng mga Lenny. So parang ang doon, ang very annoying doon ay hindi naman ang Pilipino ay may choice, hindi lang si Marcos saka si Lenny. Oo. Pagkakataon na ng Pilipino ngayon dahil may sumulpot ng Isko Moreno. For the last four decade, wala nangyari sa buhay ng mga Pilipino. Ganoon lang kasi yun. Ito naman si Isko Moreno ay tested. Ewan ko ba sa mga Pilipino, talagang hindi mo rin maintindihan ng gusto. Tapos ay maninisi sa gobyerno. Okay? Yung mga naunang si Isko Moreno, ang mga itinayo pa niya ay hindi substandard. Gusto niya may quality. Bakit ka nga manyapat mo mahirap ang gagamit, hindi mo bibigyan ng mataas na kalidad. So, pag nakita niyo yung mga gamit ni Isko Moreno na binili sa ospital, hindi nahuhuli sa St. Luke's Hospital. So, yun ang latest naman. Anyway, balikan natin itong Mindanao naman at saka itong Kabisayaan ay halos ginagarantiyan na dito makakakuha ng maraming boto si Isko Moreno. Okay, si Marcos ay for some reason ay ayaw ng mga Muslim. Majority. Dahil nga may mga issue from the past sa mga Marcoses at hindi niya pinapansin. Okay, kaya hindi siya nagra-rally sa Mindanao eh. That's weird, no? Si Sara taga Mindanao pero wala silang rally sa Mindanao. That doesn't make sense. So, kaya umabot sa punto na Isko Sara ang lumalabas sa Mindanao. And I don't think na makakahati si Marcos. Siguro doon sa mga Romaldes lang sa parting yon. Pero si Isko ay Ilunggo at saka Waray. At napakalakas si Isko sa Bisaya. Especially sa Cebu. Okay, dahil kanya yata isang Garcia doon. Isang kapatid na Garcia. So, yun ang doon ang pinaka-latest. So, ako'y naniniwala din sa prediction na wala na lamang na 2 million ang lamang ng kandidatong mananalo. Okay, doon sa tatlong yun. So, yeah, I have no problem na maki-agree doon. Oh, I think yun din ang aking data. Okay. Si Duterte noon ay naka 5 million na lamang ni Duterte doon sa mga kalaban niya. Yung second runner-up, 5 million. Pero this time is very close. Ang advantage ni Isko Moreno ay lamang siya dahil siya ang makakakuha ng boto na mahirap. Yun ang advantage ni Isko. Okay? Yung boto ng mga pasosyal ay di si Lenny. Ay, anong ba porsyento ng mga yon? Kunti lang. Yun nga lang, malakas sila mag-ingay dahil mga may pera, may mga gadget. Okay? So, huwag niyo kakalimutan, ang mga mahihirap ay boboto din yan. Okay? And first of all, okay, ito ha, correct me if I'm wrong, I don't know if you agree with me. Kaya nanalo si Digong ay ang tao ay naghahanap ng hero. Yun, this time around, ang nakikita nila ay si Isko Moreno. Okay, si Isko Moreno ay ibang puta ito, hero talaga ang dating niya. From basurero ay biglang nagka-mayor at saka kauna-unahan
siya lamang ang nakapaglinis ng Maynila. Okay, sa history ng Maynila. Yun. Nagsikap, inap siya, parang kunto ni Cinderella, no? Alright, okay, wrap up natin to. Salamat po sa mga nag-subscribe at sa mga mag-subscribe pa. Dito pa rin tayo, tuloy-tuloy tayo hanggang sa masamahan natin si Isko sa Malacañang. Alright, two joints, God first!